Hindi, baka ano ako na, siguro mga 21. Okay. Nagtangka ako sa kanya. Hindi, nagtangka ano. Nagtangka mang bola, na-reject ako. Tapos after that, nung ano na, nakita na kami noon, ano na, sa walang hanggan. Dahil na-reject ako before, parang feeling ko, ah, ganun ah. Siyempre, masungit ako nung, ano, nung unang mga promo shoot, ganyan. And then after that, nung ako na yung masungit sa kanya dahil feeling ko na-reject niya ako, naramdaman niya na nagsishoot na ng walang hanggang nag-start na kami. But bakit parang ano? Bakit parang hindi kami okay? Bakit parang every time na may eksena, feeling niya, sinusungitan ko siya. Tapos one time, nagkaroon ng ano, parang party, ganun. Parang nagkukwento ko kay Miss Don. Tapos, ina-advise naman siya ni Miss Don about dun sa character niya, na ganyan-ganyan, na dapat kahit bata yung role mo, iparamdam mo dito na matured ka kasi hindi ikaw dito si Mara o si Julia. Ikaw dito yung character mo. Tapos sinasabi ko kay Miss Don na, oo nga po, hindi ko nararamdaman. Hindi ko nararamdaman yung chemistry namin. Feeling ko parang wala. Parang ganun-ganun. Pero honestly, ano ko lang yun, kumbaga parang pang-motivate ko lang yun para, ano, para makaganti sa kanya. Ano ba? Hindi, ano po, siguro din in terms of dun sa role, mas pinakita ko sa kanya na kaya ko, yung sinasabi nila na parang hindi nila maramdaman, hindi, kaya ko. Tapos yung mga misconception na akala niya ayoko sa kanya, syempre yun, napag-usapan din naman, so mas, na-prove ko ba? Parang na-prove ko naman na okay ako sa kanya, saka, yan, mayroon pa, mayroon pa exit. A moment in time. Yun, komportable na kami. Doon lang sa lola niya, hindi. Banting sarado eh. And then, saka sabi nga nila, di ba, mas makikilala mo yung tao kapag nakakasama mo siya everyday. Hindi yung after work, tapos na. Eh yun, kasi dahil everyday magkasama kayo, mas nakilala ko yung totoong Rodel. Thank you.